Binibining Arobio, maaari ka nang magsimula. Magandang umaga sa lahat. Bago tayo magsimula sa ating talakayan sa araw na ito, ay iyoko muna natin ating mga ulo upang manalangin. Binibining Soliano, maaari mo bang pangunahan ang panalangin? Iyoko po natin ang ating mga ulo at damhin natin ang presensya ng Panginoon. Panginoon, luwalhatiin ka sa araw na po na ito at saka maraming salamat po sa mga biyaya na iyong binigay na mga pagkakataon na mabubuhay pa kami at saka yung buhay na binigay niyo po sa amin ngayon ay isang malaking pribilehiyo na matuto kami at sa mga aral ngayon po Panginoon na way ang bawat isa ay may matutunan at mabigyan po ng sapat na kaalaman at o kaya dagdag na kaalaman na makapagbigay po ng kanilang tutunan ngayon Panginoon. Saka ngayon po Panginoon, pinapasalamatan po namin ang mga lahat ng iyong ibinibigay kahit na po ang kalaman sa mga estudyante at kaya sa mga guro namin Panginoon at sa lakas na iyong binigay araw-araw sa amin. Maraming salamat po sa araw na po ito Panginoon at sa mga magdi-discussion po ngayon Panginoon naway bigyan niyo po siya ng sapat na kaalaman at mabigyan niyo po kami ng karagdagang panakaalaman sa kanyang ibabahagi, Panginoon. Naway ang lahat po ng ito ay magiging maayos at sa iyong gabay ay ipapahintulot niyo po ito sa amin, Panginoon. Ang lahat po ng ito ay binabalik po namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat, Ginoong Kanoy. Ngayon, bago tayo magsimula, alamin ko muna kung sino ang wala sa klase natin. Ginoong Formeles, maaari mo bang i-check kung sino ang wala sa klase natin ngayon? Okay po, Binibini Arobio. Ginoong Formeles, okay na po ba? Binibining Chiska po ang wala po rito. Okay. Simulan na natin ang talakayan. Bago iyan, ay may ipapakita akong larawan sa inyo at tingnan ang
at obserbahan ito ng maigi. Sa larawan na iyan, ano sa tingin ninyo ang aking itatalakay ngayon? Saglit lang binibining Arobio, maaari mo bang buksan yung video mo para sa recording ng video mo at kita yung mukha mo? Dalawan niya sa inyo ay sino pwedeng sumagot? Binibini ako po, Ginoong Kanoy po. Yes? Ginoong Kanoy? Sa palagay ko po, ito po ay makikita po ata sa Bandang Luzon na kung saan ay para pong nasa bahagi po ng Albay, isang pangkat etniko rin po doon yata. Anong pangkat ito? Ibatan? Galing. Maraming salamat, Ginoong Formeles. At ngayon, bago tayo magsimula ng pagtatalakay, ay babasahin muna natin ang layunin. Sabay-sabay tayong bumasa. Layunin. Pagkatapos ng klase, ang mga mag-aaral ay inaasahang una, malalaman ang pinagmula ng pagtatalakay. Pangalawa, makapagbigay ng idea tungkol sa pagtatalakay. Pangatlo, matupi ang ibata at kulturalina ng ibata. At magamit ito ang totoong pangyayari sa buhay. Ngayon, simulan na ang pag-lock. Ang mga bagan ay isang pangkat o Pilipinas matatagpuan lamang sila sa tatasapong is mubuo sa tanis. Bayat, batan, at tanis. Sa saging isda ang pangunahin nilang buhay. Ang mga produkto nila ay ang mga halamang ugat tulad ng pagpapatas, pagpapatas, abi, kamote, o bawang. Ang Batanes ay isang lalawigan sa Hilagang Luzon. Ito ay kabilang sa Region 2. Ang lalawigang ito ay ang pinakahilaga sa buong Luzonanon. Ang mga kaibatan ay nakatira sa bahay na bato, karaniwan sa kanila ay ang pagsusuot ng bakol. Ang katangian ng mga kaibatan ay relihiyoso, masisipag, matitiyaga, magagalang, at sila ay mapagkakatiwalaan. Ang rehiyon ng mga ibatan ay Christianity, Pedro, Dominante, Roman Catholicism, at ang kabuuang populasyon ay 37,667, wika ng ibatan. Ibatan, Ilocano, Tagalog, at Ingles. May mga ilalitan ang ibatan sa ibang Luzon, Ilocano, at Ibanal. Ang ibatan ay may pagkakatawang isang bigas sa
kami. Ang mga ang labing niloon. Pinubuko ang batane na may masyadong magkailangan ng taoon. Sa smoothies na pala, dalawang ito na matatagpuan ang isasayan na gamit tuyo Pasko sa isang mga nagamit ng mga munisipidad. Yun, may katanda pa kayo po subikan ng mga ibaran? Binibiduwero? May katanda ka? At tingin ko wala dulong katanungan, kaya tayo ay magpatuloy. Ang kultura ng matapat ito ay ang nila, ang tao nila binibini putol-putol po yung tapos niya. Kultura. Ang kultura ng nangatabta nito ay vatan. Ang tawag nila sa kanilang mga sarili ay isa sa mga pinakamatanda sa buong Pilipinas. Sinasabing ang kaninuno ng mga Ibatan ay nanggaling sa Timog Taiwan. Ang kultura nila ay pareho rin sa kultura ng mga Trebo sa Lanyon o Timog Taiwan dahil sa kanilang wika na Yami na hawig sa Ibatan. At ngayon, mayroon ng halong banyaga ang kanilang wika dahil sa pagkolonisa ng mga Katila na malaki ang naging impluwensya sa kanilang wika. Rehiyon, kultura at tradisyon. Nahaluan na rin ng modernong mga kostumbre ang mga Ibatan dahil sa impluwensya ng Maynila na may direct flight patungo roon at ng Amerika. At ang kultura naman sa paniligaw at kasal sa Batanes ay kung nais ng pakasalan ng isang lalaki ang isang babae, kailangan niyang maglingkod sa tahanan ng magulang ng babae. Halimbawa nito ay ang ng kahoy, pag-iibig ng tubig, naman ang pagbubuk ng mga habang nagdadalang ito, hindi ito pinapakain ng pambalaging pagong at isdang makaliskis. Dahil naniniwala pa rin sila na malaki ang papel na ginagampanan nito. Dahil ang pag-iwas na pagkain ng pagong at isdang walang kaliskis, naniniwala silang maaaring mahirapan sa panganak ang isang nagdadalang tao kung kakain siya ng mga ito. At hindi rin dapat pumasok ang isang nagdadalang tao sa isang tahanan na walang naunasin sa kanyang dibdib. Kailangan din niya ngumuya ng puyo. Hindi rin dapat ay nagdadalawang tao ng balasag dahil maaari siyang magkaroon ng mga anak na magkaring o conjoined twins. At mga anak gol, baka ay ang isang baboy na isang inalag para sa okasyon na iyon. Kaya ininilang ito at papahid ng ang dugo sa kanilang balat at maging sa sanggol na kanilang pinaliguan pati na rin sa ina.
Babayaran din ng mga kamag-anak ang mga kumadrona ayon sa paniniwala ng ating mga ninuno. Kailangan nila itong gawin upang maging malusog ang bata at hindi siya magkaroon ng suliranin sa buhay. Ang kultura naman sa pagkamatay at paglibing, sa pagsapit ng kamatayan, isinasagawa ang marangyang ritual lalo na sa mga kasapi ng maharlika. Ang katawan ng yumao ay pinupunasan ng mga dinikdik na ugat at dahon saka binalutan ng kumot at iniimbalsamo. Ang bangkay ng isang mahirap ay inililibing sa karaniwang hukay sa ilalim ng bahay habang ang marangya naman ay inililibing sa ataol. At ataol, ang mga kailangan ng damit, alahas at armas. Nagsisilbing pabaon ang mga paniwalang paglalakbay ng kaluluwa ng yumao sa kabilang buhay. Sa pananampalataya naman, pulis po sa paniniwala ng mga ninun ng maraming Diyos. Sa katalog na rin sa Bible, tinuturing si Tathaya o Aba ang pinakdakip sa lahat ng Diyos. Kristiyano ang pinakamalaki na event. Si Bathala ay Aba, siya ang tagapaglikha ng lahat ng bagay at kinikilala bilang mawain at makatarungan. Siya rin ay tinuturong na tagapag-alaga ng sangkatauhan at paniniwalaan na nakatira sa kalkulwalhatian. Sa pamahiin at paniniwala, ayon sa kanila, ang kaluluwa ng mayaman ay napupunta sa langit at nagiging bituin. Samantala, ang mga mahihirap ay gumagala sa buong mundo bilang mga espiritu. Naniniwala rin sila na sa kabilang buhay kaya pinababaunan nila ang mga patay na ng ilang kagamitan. Ngayon, kung kayo ay may mga katanungan, i-open lang ang iyong mic at magtanong. Binibining Arobio. May mga katanungan ba kayo? Ginong Palay po. Ginong Palay, sige, pagpatuloy. Maaari nyo po bang i-clarify sa amin yung hinggil po sa politismo? Kasi po binanggit nyo po na ang politismo ay pagkakaroon ng maraming Diyos o pagkakaroon ng maraming paniniwala. Samantalang sa PowerPoint presentation nyo, ay ito ay tinatawag, ito ay ang tawag sa kanilang Diyos. So, halin, nagkaiba po kasi yung interpretation. Ginong pake po, sinabi niyo po kanina na ano. Okay po. Binanggit niyo po kanina na ang politismo ay ang pagkakaroon ng maraming paniniwala o pagkakaroon ng maraming paniniwala sa maraming Diyos. Tapos sa inyo pong ano, PowerPoint presentation, sinabi niyo po na ang politismo ay ang tawag sa kanilang Diyos. Maaari niyo po bang i-clarify? Kasi po, iba po kasi yung pagkakaintindi ko po sa PowerPoint presentation at sa pag-uulat po ninyo. Maraming salamat, Ginoo. Ang politismo, ang tawag sa paniniwala ng kanilang mga ninuno sa maraming Diyos. Pasensya na po at nagkamali ako sa aking pagbibigkas kanina. Ito po yung tawag ng sa paniniwala ng kanilang mga ninuno sa maraming Diyos. Yun po. Okay, sige po. Salamat po. Walang anuman. Wala nang ibang magtatanong?
Ako po, Binibini. Oh, okay po. Binibining po, Quadrilero? Ano po yun? Ang mga nabanggit niyo pong mga kultura ba hanggang ngayon ginagawa pa rin nila or parang reference na lang po yung kung ano yung ginagawa nila noon? Parang applicable. Ayon sa aking pananaliksik, ang ibang mga kultura ay patuloy pa rin nilang ginagawa ngayon at yung iba naman ay parang ginagawa na lang nila itong references. Dahil tayo nga ay nabalot ngayon ng modernong bagong henerasyon, ang ibang kultura ay hindi na nagagamit at hindi na pinapaniwalaan. Okay na po ba yun, Binibining Quadrilero? Okay po, maraming salamat. Maraming salamat din. Wala na lang ibang magtatanong? Binibining Suliano, wala ka bang katanungan? Wala po, Binibining. Kung gayon, ay may ibibigay akong gawain sa inyo. Ay, Binibining Yonelin, meron po akong katanungan. Okay, Ginoong Palay. Ano yun? Di ba po yung asignatura po natin ay ugnayan ng wika, kultura at lipunan? Maaari po ba kayong magbahagi ng hinggil sa wika ng ano? Ng Ivatan? Tama po ba yung paksa ninyo? Ivatan? Yun po. Kung ano po yung mga wika roon o kung may mga variety po ba ng wika roon? Nabanggit ko nga kanina na ang wika ng Ivatan ay ang Ilocano, Tagalog at Ingles. Ito din ay may similaridad naman sa ibang wika sa Hilagang Luzon tulad ng Ilocano at Ibanag. Palay ang mga wika ng Ivatan, ang Ilocano, Tagalog, Ingles at ang Ivatan. Binibining